Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Opisyal nang nagsimula ang campaign period sa British Columbia kung saan tumatakbo para sa makasaysayang termino ang nag-iisang kandidatong Pinoy o Pinoy-Canadian na si Mabel Elmore. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Full house ang campaign office ng Filipino-Canadian na si Mabel Elmore sa pagsabak niyang muli sa kampanya para mahalal siya sa kanyang ikalimang consecutive term bilang mambabata sa British Columbia. Kasama ni Elmore ang tatlong iba pang kandidato ng NDP, sina dating Cabinet Minister Adrian Dix at George Chow at bagong kandidatong si Sunita Deer nang buksan nila ang kanilang joint campaign office sa South Vancouver sa bisperas ng isang buwang campaign period. Todo suporta kay Elmore ang mga Pilipino na nagdiin na mahalagang manalo ulit si Elmore upang hindi mawala ng tinig ang mga Pilipino sa lehislatura ng BC. Suportahan natin yung ating candidates, lalo na si Mabel Elmore sa ating community. Siya lang ang ating representative sa ating Filipino community. For this support with Mabel, and let's go for it. Because it's the only way that we can show that we as a Filipinos can stand for our rights. We need her. We need Mabel to be able to establish our Filipino cultural center and to bring us together. I believe that she can do it after the election. And as represent the community people and also the working people, as well as we are looking for housing and healthcare. So we, I believe that the NDP and Mabel Elmore can work for the people of BC. Opisyal na nagsimula ang kampanya sa BC noong Sabado, Setyembre 21, at dahil dito'y na-dissolve ang provincial parliament at posisyon ng lahat ng mambabatas. Nagsimula na sa door knocking si Elmore at pakikipag-usap sa mga botante sa Vancouver Kensington riding. Ayon kay Elmore, kahit 15 taon na siyang mambabatas, ay hindi pa rin siya nagsasawa sa paglilingkod sa publiko. I continue to be passionate about working to help people and also protecting public services and healthcare and working for that. So I'm still motivated to and looking forward to seeking another term. Ngunit aminado si Elmore na kailangang dobling pagsisikap pa ang gawin ng kanyang partido sa kanilang pangangampanya, lalo't dikit na dikit ang labanan ng BC NDP at BC Conservatives. We need a lot of people to get involved, to help, to support, to volunteer. It's going to be neck and neck. It's very close. It's very tight. And so it'll come down to every vote. Binabatikos ng BC Conservative Party ang NDP dahil sa kakulangan umano ng mga murang tahanan sa BC, mataas na crime rate at iba pang issue. Ipinaalala naman ni dating Health Minister Adrian Dix na tumatakbo rin sa eleksyon sa mga botante na ang mga conservatives ang dahilan kung bakit nakatay ng husto ang pondo para sa mga mahalagang serbisyo gaya ng healthcare at edukasyon noong nasa poder pa sila. It's a close election. It's always close in BC, and that's our job. It's to make sure that people understand the importance of this election. They put Bill 29 in place, the largest layoff of women workers in history, many of them Filipino. And we ended Bill 29 and repatriated healthcare workers and raised their salaries and supported them. Nababahala ang Filipino-Canadian tattoo artist na si Mayo Landicho, isa ring supporter ni Elmore sa pag-ungos ng popularidad ng BC Conservatives, pero naniniwala siyang kaya pa rin itong talunin ng BC NDP. With the things they've done before and then and there's more working class. Working class is, that's the power. So I still believe that they still can win this time. Umaasa si Elmore na ang muli niyang pagtakbo ay makakahikayat sa iba pang batang Filipino-Canadian na tumakbo sa public office sa BC para mapaglingkuran nila ang Filipino community. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Bumida po ang mga obra ng ilang Pinoy visual artists sa art exhibit sa International Art Gallery sa Paris. Tampok sa event ang mga obra ng mga kilala at prominenteng artist mula sa Pilipinas at mga bansa sa Europa. Nagpapatrol, Marilyn Rayray.
Sa group exhibit na may temang Region of the Soul, nagsama-sama ang mga prominenteng artist mula sa Pilipinas at Europa. Sina Lovely Albarracin, Shiloni Mercado, Vivian Mosque, Feraldo Guevara, Pau Molera, Karen Concepcion, Jess Evangelista, Anton Quesumbing at Raul Jorolan. Iba-iba mang estilo at medium. World class ang mga obra sa exhibit na ito. Lahat pa ang pagbabalik na nao sa pinagmulan at malalapit sa puso ng mga artist. Pagmamahal sa karagatan ang inspirasyon sa obrang The Mother Nature's Love ni Shiloni, Pinay painter na tubong Batangas. Alam naman natin na maraming karagatan dyan sa Batangas. Kaya sobrang mahal ko po ang ating karagatan at syempre ang bayang sinilangan. So. Ang obra ng widely exhibited abstract expressionist na si Evangelista ay tungkol sa jeepney na malaking bahagi ng kanyang kabataan. The title, Incredible Jeepney, was inspired from childhood wooden toy puzzle. When I was a child, I don't have any toys. Kilala sa paintings ng Mansanas, ngayon nag-shift sa photography si Albarracin, na Mansanas pa rin ang subject. Yung ginagawa ko pala, it's totally about my love. Kaya nagkukonek siya dun sa mga people na malapit sa akin, connected, na in-express ko yung love with friendship, love with people, love with family, and these all are my friends na nakilala ko along the way. Sumasalamin naman sa journey ni Molera sa Paris ang kanyang mga obra. Feeling ko po alone ako doing those paintings po na kagaya nito. And then I choose black po since favorite ko po ang black. And I think it's more on my deeper connection about me. Dating textile designer sa Pilipinas at graduate ng fine arts sa UST, ang passion sa pagpipinta pinagpatuloy ni Vivian Mosque kahit nagkapamilya na sa Paris. Bakas ng impluensya ng mga kilalang maestro sa Europa ang kanyang mga obra. Hindi madali na mag-isa ka dumating dito, you know. Although nagkaroon ako agad ng family, meron akong baby. Pero pag yung tatlong babae yung sunod-sunod, pag natutulog sila sa gabi, naggagawa, kinokontinue ko ang aking paggawa ng tablo, ng paintings. Ang obra ng batikang artist sa Pilipinas na si Anton Quesumbing, nakasali rin sa exhibit. Animo Monstera Wallpaper ang kanyang obra. It's at the farm. Yes. There are a lot of ferns and monstera as well and flowers. And this particular plant thrives at the farm. So as you walk around the farm, you can see it. Pinagmamalaki ng embahada ng Pilipinas sa Paris sa mga Pinoy artist. Sobrang importante yung art sa siyudad nito. And as part of the emphasis of cultural diplomacy program, we really support Filipino artists to be able to, you know, make a mark here in Paris. Kasama si Cory De Jesus para sa TFC News, Marilyn Rayray, ABS-CBN News, Paris. Iba't ibang pagkaing Pinoy ang ipinakilala sa Food Expo sa Hong Kong. Umaasa ang mga Pilipinong negosyante na maibebenta rin sa merkado roon ang kanilang mga produkto. Nagpapatrol, John Go. Dumalo sa Hong Kong Food Expo bilang exhibitors ang ilang food producers galing Pilipinas. Layon nila, makuha ang international market dulot ng mga bagong business partnerships sa Hong Kong. Ang isa sa mga grupong tumutulong sa mga Pinoy entrepreneurs ay ang CITEM, or the Center of Trade and Expositions and Missions, na isa sa mga ahensya ng gobyerno na tumutulong sa mga Pinoy businesses para makapag-exhibit sa mga ibang bansa. What we do is provide our Filipino manufacturers and exporters the platform to promote their products in the global market. So, we are organizing participations in trade shows like this in the HKPDC Food Expo Pro. There are other countries that we go to also, and we bring delegations of exporters and so that we can promote our products. We also have Chicharon. Marami sa mga dumalong exhibitors ay hindi pa napasok ang merkado sa Hong Kong, pero umaasa sila na maipakilala ang kanilang mga produkto rito.
Si Frank Gao ay isa sa mga exhibitors na ang mga produkto ay snacks na gawa sa kangkong. We export to more than 15 countries, which is US mainly. US, Italy, Australia, Canada, Singapore, Taiwan. As of now, marami pa. Our products ay banana chips, sweet potato chips, peanuts, and cashew nuts, shingaling. Yeah, mga produktong Pilipino. We are getting raw materials from our local farmers in Laguna. Meron ding organic products na gawa sa coconut at mga alak na merong honey. We are into organic coconut products gaya ng virgin coconut oil, coconut vinegar, coconut sugar, coconut syrup. Meron din po tayong coconut aminos and coconut balsamic. And yung gusto ng mga Pilipino ay coconut jam. All Asian countries except sa Hong Kong na we're looking for distributor, kaya sumali kami dito sa expo na to. Lime spray is an aroma spray. This spray is essential for all bars in the world. You'll spray it on vodka, gin, and juices. So this aroma spray is first in the Philippines. Dinala rin ni Mayor Liserio Antipodia III ng Bugay ang mga produktong galing Bugay at first time nilang sumali sa Food Expo. We have brought here our crabs and then our seaweeds. These are local products in the municipality being produced by our local fishermen, and we opt to help them promote their products internationally through this exhibit. Nasubukan ng Hong Kong residents ang ilan sa mga produkto at nasiyahan sila sa kalidad ng Pinoy made snacks. Just wanted to take a look, I guess. I know there's a lot of different suppliers and looking at stuff with my own company really. The nori was really good as well. Very crunchy, very crispy, really good flavor. I think everything is really well made. I tried the banana chips and it was quite delicious. Usually I feel like the banana chips that I had are dry, but this one was like pretty flavorful, and so I really like it. Unti-unti nang dumarami ang Filipino-made products sa tulong ng Konsulado ng Hong Kong. At dahil sa Food Expo, umaasa ang mga Pinoy food exporters na maaabot rin ng kanilang mga produkto ang mga pamilihan dito. Para sa TFC News, John Goh, ABS-CBN News, Hong Kong. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagong lamang sa news.abs.cbn.com/tfcnews. Marami pong salamat, kapamilya.